You never talked about her yung kanyang condition. Yes. But how did you feel when she was diagnosed as bipolar? I could not believe that my daughter yung binabansagan na may mental illness yung ganon. Syempre, hindi ko maalala how I felt that time, but parang sumusunod na lang ako dun sa sister-in-law ko, and because my sister-in-law also was diagnosed as having the bipolar disorder, so I guess I felt, oh, alam nila ang gagawin. But para po sa akin, ang nangyari nun, because I did not have any knowledge about yung mga ganyan, kung paano gumagaling ang tao sa ganyan, yung mental illness. Ang feeling ko, ganito na ba ang anak ko forever? Kasi ang sinasabi nila, hindi na titreat ang mental illness. But now I realize, it's not true. Any kind of sickness or illness can be healed by the God of the impossible. Pero the journey that we took was very difficult na kasi 14 years nagtitake ng psychotropic drugs si Isabella. So it was difficult when she took it out. Kasi dapat yung tinitake out ng unti-unti. Yeah. So, oo, kulang pa rin ako sa information noon. Pero we were able to hurdle it. And unti-unti nakikita ko yung mind ni Isabella nagiging sound mind. Kung kailangan na ganun, dapat hindi matagal ang process. Dapat right away may psychotherapist na Bible-based. Yes, psychotherapist. Ako kasi, baka na-push ko masyado si Isabella. Yung mga ganun, marami, no? And then when we got separated, it really also broke her. Basically, yun yung naging ano. Kaya, mga anak natin ang nagsasuffer when parents separate. Pero, ano, kailangan, we have to know how to speak to our children. Kahit kay sino, no, sa relasyon natin. Yes. Oo nga.